Today, ang topic natin ngayon ay ang mga sari-sari store design and ideas. Nandito pala kami ngayon sa RCS, hindi para mamili, para mag-complain. Yung mga grocery kasi na pinamili ko nung Sunday, is hindi nila i-deliver kahapon Monday. Kaya ngayon, ito, pinuntahan namin at tinanong namin kung bakit hindi na-deliver. Sabi ng manager dito is wala na raw silang item na i-deliver. So, syempre, ako naman, kinabahan ako dahil halagang 20,000 pa naman yung lahat ng pinag-grocery ko nung Sunday. And ginamit ko lang doon is credit card. So, ibig sabihin, utang pa yun. Wala man ako makukuhang item. So, ayun, hinanap nila, tsaka yung nag-deliver, hinanap niya kung nasaan. Naayos naman at na-deliver na rin sa akin kanina. Tinanong ko nga kay Papa kung paano ba yun. Paano ko na-deliver nila sa iba? Sino magpapalit nun? Papalitan baka ako nila kaya yun? Or wala na? Nawala na yung halagang 20,000 groceries ko. Pero sagutin nila yon kung sakaling nawala yon. So, balik na tayo sa topic natin. Ito yung mga ilang store design na nakuha ko lang sa Google. Ito yung store design na, yan yung mga store design na dati or mga sinauna. Pero kahit hanggang ngayon, meron pa rin mga ganyan. Dahil yung sa akin din is parang ganyan lang din siya. Ito yung mga store design na close or sarado. Ibig sabihin, sarado siya. Hindi to napapasok ng ating mga customer. Bagay na bagay ito sa mga nasa bahay lang. Lalong-lalo na sa akin, bagay na bagay ito dahil habang nagtitinda ako, pwede pa rin akong tumarabaho sa bahay. Minsan naman kasi talagang nangyayari naman na walang tao sa tindahan tapos naglilinis ka ng bahay or kung ano man yung ginagawa mo sa loob. Safe siya para hindi ka manakawan. Lalo na nga kung walang tao yung tindahan, lagi mo ang iniiwanan dahil may ginagawa ka. At magpahanggang ngayon, napakarami pa rin ng mga ganitong klase ng tindahan. Lalo na kung hindi naman national highway, okay na okay pa rin yung mga ganyang klase ng tindahan. At saka kung hindi naman siya ganong kalakihan, okay na okay lang yan, pang sari-sari store retail talaga siya. Ito naman yung isang klase na medyo open na siya sa mga customer. Although hindi pa rin sila nakakapasok dyan, pero makikita mo naman, ayan yung item is napakabilis ng kuhanin ng customer yan, lalo na kung walang tao. Pero maganda to, dahil kasi yung pinakaharap niya, merong ayan shelves na salamin. Para sa akin kasi, nakakatipid ng space ng mga display yan. Katulad kasi lang sa akin, sa miyento. So kung salamin yun, nakapag-display na ako, nakitang-kita ng mga customer. Mababawasan pa yung item na ilalagay ko sa loob, lalo na kung napakaliit lang naman ng space ng tindahan ko sa loob. Ito naman yung store na parang open store na pwedeng pumasok yung mga customer. Tsaka yan, napakaraming gulay yan. Sa may mga maraming tindang gulay, okay na okay to dahil yung mga gulay is sa harap natin i-display. In terms of mga sariwa and gulay, gustong-gusto ng mga customer na sila yung namimili pagka gulay ang iyong kanilang bibilhin. Kahit nasa grocery, gustong-gusto rin ng mga customer na sila yung namimili. Para sa akin, ano, lapitin to ng mga customer, yung ganitong klaseng tindahan yung open. Pero para rin sa akin, lapitin din to ng mga mandurukot. Gusto ko rin yung ganito, kaso hindi to ubra sa akin. Dahil sa amin, sa katanghalian, is tumatrabaho ko minsan, walang tao sa labas. Kahit na sa labas ng tindahan, walang tao dun, madalang lang yung lumalabas. Kahit na nasa loob na nga ako, biglang magugulat pala ako, may bumibili pala. So kung open yun at walang tao, pwede na silang pumasok at pwede silang makapandukot. Kailangan lang, pagka ganito yung tindahan mo, mayroon kang CCTV cameras. Kahit na may CCTV ka, ang role lang naman ng CCTV is makapture yung nagnakaw. Hindi naman din niya mahuhuli kung sino man yun. Lalo na kung ang nagnakaw ay napadaan lang, hindi mo naman kilala, natangayan ka pa rin, hindi na syempre siya babalik agad or hindi na siya pupunta dyan. Mga ganyang klase ng tindahan, nakawin talaga yan ng lalo na yung napapadaan na nakasingle, lalo na kung nasa highway ka pa. Ang kailangan mo lang talaga dyan is lagi kang nakabantay, hindi nawawalan ng tao. At saka ang pera mo diyang pinagbilan ay kailangan secure mo. So ayan, okay naman lahat ng tindahan eh. Nasa nagtitinda lang naman yon kung hindi okay, diba? Or yung nagtitinda lang ang hindi okay. So ito naman yung mga modern sari-sari store layout lang ito. Ito yung mga tinitingnan ko dahil syempre pangarap ko rin magkaroon ng ganyan.
Ang bongga, diba? Ito pa yung isa, pangmayaman na may sari-sari store. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganyan? Ayan, yumama na siya sa sari-sari store. Tinamang bongga-bongga ng bahay, napakalaki. Oh, ayan, nakahanap na ako ng layout ng ipatatayo kong sari-sari store pagdating ng araw na yumama na ako. Ang tanong is kailan yun? Pero huwag tayong mag-alala. Darating din tayo sa punto na yan. Makakamit din natin lahat ng ating mga pangarap. Basta huwag lang tayo susuko at magsumikap.